Paano naman po malalaman kapag ang aso ay hindi maganda ang pakiramdam? Siguro, parang tao din yan. Pag hindi maganda ang pakiramdam mo, unang-una matamlay ang aso nyo, matamlay sila, hindi sila maligali, katulad ng aso. Alam niyo naman ang aso. Ang aso makulit yan, maharot kapag talagang maganda yung pakiramdam nila. Pero pag minsang makita nyo na tumamlay sa di nasa ang pagkakataon, parang nakita nyo yung isang pagkain niya hindi siya kumain. Tapos napansin nyo na nakalugmok lang siya sa isang lugar. Tapos hindi nyo nakikita siyang maligalig na umiikot, sumasalubong sa inyo. Yan ang mga initial symptoms. Pangalawa dyan, yung medyo advanced cases kung paano nyo malalaman kung tatamlay aso nyo, kapag sumuka na. Yan ang pinakamaagang nakikita nating sintomas kapag matamlay aso nyo. Yung pagsuka, pagtatae, lagnat. Diba? Yan yung mga napapansin natin. Yung lagnat naman, napapansin natin yan kapag hinipo nyo yung mga singit-singit nila, yung tuyo, yung ilong, hindi siya parang moist. Tapos isa pa sa mga ano natin ay hindi nila pag-inom ng tubig, hindi nila pagkain ng ganun kagana katulad ng normal na wala silang nararamdaman. So kapag naramdaman nyo na at nakita nyo yung mga alagang hayop nyo na tumamlay, medyo lumugmok sa isang lugar lang, tapos napansin nyo hindi na umiinom ng tubig, susundan ng pagsusuka, pagtatae. Pagkatapos noon, yung iba nagkakaroon pa ng tinatawag na pagmumuta, yung pagtuyo ng ilong, na karaniwan pag normal ang aso, yung ilong nila ay medyo moist yan dahil mayroong tinatawag tayong functional sweatlands yan, katulad ng foot pads. So kapag tumamlay na yung aso nyo ng ganyan, huwag nyo nang pabayaan. Ang pinakamaiging gamot para sa isang sakit sa mga alaga nyo ay yung madala nyo ito ng maaga sa mga veterinaryo o sa mga klinika. Kasi ang isang problema at pinakamalaking challenge ng mga veterinaryo sa aming paggagamot, yung hindi namin sila nakakausap. Lahat kami bumabase lang sa sintomas. Lahat kami gumagamit lang ng tinatawag natin mga laboratory support. From complete blood count, blood chemistry, x-ray, ultrasound, yan yung mga bagay na nagagamit ng mga veterinaryo para makatulong sa paggagamot sa inyong mga alaga.